Kahit pa halos 2 taong napahinga, nakagawa ng paraan ang veteranang national bowler na si Lara Posadas Wong na makabalik sa forma at makasama sa 8-man team ng Philippine Bowling Team na maglalaro sa Southeast Asian Games. Narito ang report ni Kay Asuncion. Hindi man nakapaglaro sa mga tournament sa nakalipas na 2 taon, mataas pa rin ang kumpiyansa ng national bowler na si Lara Posadas Wong sa Vietnam Southeast Asian Games ngayong Mayo. Nalimitahan ang pagbo-bowling ng 31-year-old athlete dahil sa pandemya at nang maging first-time mommy na ngayon mag-iisang taong gulang ng baby. Habang abala sa pagiging ina, tuloy-tuloy ang ensayo ng iba pang SEA Games-bound kegglers at ang ilan ay nagwagi pa ng bronze medal sa men's and women's team event ng 2021 IBF Super World Championships na ginanap sa Dubai noong nakaraang Nobyembre. Gayunpaman, pinatunayan ni Wong na hindi pa rin bumababa ang level ng kanyang laro nang makasama siya sa 8 keggler ng bansa na lalaban sa Biennial Sports Meet. Kahit di ako nakalaro doon, okay lang naman. Kasi there will be other opportunities as well. And my baby was too small back then to leave pa. So, syempre, priorities muna. And then, bowling will always be there naman. So, fortunately, I was able to qualify for the SEA Games. Which is, yun naman talaga yung goal ko noon. 3 bronze medal na ang napanalunan ni Wong mula sa 5 salang niya sa SEA Games. Para sa Assam na makapag-uwi ng mas mataas pa sa bronze medal, walang sinasayang na oras si Wong para magsanay. I'm training physically since kakabalik lang din sa bowling kasi I've been out since 2020 nung nag-start nung pandemic. Tapos I didn't bowl hanggang October at last year. So, physical training talaga. Pati nagpapalakas ako because my body is not the same as before. So, I mean, it's not as strong as before. So, talagang nagtitrain ako nun. And also mentally. Nakatakdang tumulak ang Philippine Bowling Team patungong Vietnam sa May 11. Magaganap ang laban ng koponan mula May 15 hanggang 19. Kay Asuncion, PTV Sports.